quick tutorial video lang to, guys. Ito yung tinatawag nila na clutch component o clutch kit. Tinatawag din nilang clutch kit. Ito yung pinagpalitan ng L300. L300 natin dahil yun bumigay na yung clutch kit niya. 118,000 kilometer yung tinakbo. At tuwing kailan nasisira yung clutch kit natin, ang sagot dyan ay depende po. Depende sa driver. Usually, kagaya itong bias natin, 20,000 pa lang dati siya noon, napalitan na ng clutch component, dahil yun, pinag-practice na naman namin talaga. Madami na mga kapatid ko, bayaw ko dyan sila nag-practice. At yung habang nagpa-practice sila, walang trainer, walang self-practice lang. Kaya yun, talagang napudpod. Hindi tumagal yung clutch component. Kaya na yung humusga. Kagaya nun, yung BIOS, 120,000 kilometer pa lang napalitan na. Ito, 118,000 kilometer. Yung L300 bago napalitan. Kaya yun po ang sagot. Nasa driver po yun. Nasa kakayahan ng driver sa skill niya. Ito pong clutch component ay tinatawag to na maintenance parts. Napupudpud siya. Para siyang sinelas, kumbaga sa tao. Mayroon siyang service limit na kung madalas mong gamitin, mabilis din siyang masira. Sa sasakyan naman, ang kahalintulad nito ay yung brake natin. Brake na mayroon din siyang friction disc. O kung tawagin brake lining, ito naman clutch lining. Ito. Itong material na to. Itong material na to, ito yung may ganito rin to, guys. Pero dahil sira na siya, kita nyo, lata na. Pero yung bago nito, meron ganito. Friction materials. Ayan. Yung mga friction niya, ito na. Pumunta na dito. Ayan na. Naupod na siya. Kaya yung L300, hindi ko pa na nagawa ng video yun. Putol-putol. Pero yun eh, kikwento ko din sa inyo kung anong nangyari. Gusto ko lang magbigay ng quick tutorial video dito tungkol sa clutch. Ang mga component ng clutch kit natin, ito yung mga component o yung mga parts pag sinabi nilang magpapalit ng clutch kit. Pag narinig nyo, sir, kailangan pong palitan yung clutch component ng sasakyan natin. Hindi lang po isa yon, hindi lang isang parte pag narinig nyo yun. Ang clutch kit o clutch component ay binubuo ng tatlong parts ito. Unang-una, pilot bearing. Pilot bearing, hindi lahat ng makina ay kinakabitan ng pilot bearing. Kagaya nito, front engine, front wheel drive, rear wheel drive, sorry. Ito yung mga ang makina niya ay nakapaayon sa posisyon ng body ng makina ng sasakyan natin. Ang kagaya nito, pahaba yung body natin, yung makina niya nakaharap, yung L300 nakaharap din sa harap. Merong pilot bearing yun, ito kung tawagin nila pilot bearing, maliit lang siya. Pero yung mga kagaya ng sa BIOS naman, may ikumpara ko rin, kung tawagin yan ay front engine, front wheel drive, transverse, nakabalagbag yung makina niya. Wala nang ganito yun, hindi ginagamitan ng pilot bearing yun. Dahil yung input shaft niya malapit lang naman, maiksi lang, kaya yon hindi na kailangan ng pilot bearing. Hindi kagaya dun sa yung sinabi ko kanina ay yung front engine rear wheel drive, masyadong mahaba yung input shaft niya, kaya kinakailangan na lagyan ng pilot bearing. Dito kasi nagre-rest yung dulo ng transmission input shaft natin, nakaganto siya. Nakaganto, ito yung dulo. Dito siya nagre-rest para ayun, hindi masyadong mahaba yung walang suporta, yung merong suporta, ibig sabihin yung dulo ng input shaft ng transmission natin. Dito siya nakagano, nakasoksok. Ayun. Pangalawa, etong kung tawagin natin release bearing. Etong release bearing natin naka ganto siya diyan, guys. Ito, naka-rest siya diyan sa etong diaphragm, pressure plate.
diaphragm spring. Nakaganto siya, nakatuon. Nakaganyan. Pag tinapakan mo yung clutch pedal, nakaganto siya, mayroong clutch fork. Mayroong clutch fork, nakaganyan yung clutch fork. Yan mismo, eksaktong position ng clutch fork natin. Itutulak niya yung diaphragm spring. Itutulak niya yan. Against dun sa spring na yon, tutuunan niya yon. Ayun. Para mag-relax yung spring, ma-ease yung tension dito sa pressure. Nakaganyan kasi yan guys, nakaganto. Pag tinulak niyan, mag-ease yung tension dito sa friction disc natin. Ito kasing friction disc natin, ito, nakaganyan siya, sandwich siya, nakasandwich siya sa pressure plate natin. Ayun. Sige, mamaya ako explain yan. Yung power flow natin. Ito, pressure, release bearing natin. Oo. Pangalawa. Pangatlo, ito yung kuntwagin nila ay friction disc. Friction disc, ayun, hango sa pangalan niya na friction disc. Ang normal na itsura niya guys, ito. Ito yung friction materials niya. Kikita niyo ito. Ayan. Pero itong kabilaan niya na mayroong friction materials. Itong kabila, mayroon din yan. Pero dahil nga yun, naupod na siya. Ayan o, halos nag-metal to metal na. Kaya yung L300 natin, nung masira, wala na. Hindi na umabante talaga. Hindi na maipasok sa cambio kapag na-andar. Pero pag patay makina, napasok sa cambio. Yun yung isang sign. Isa lamang sa mga sign. Isa lamang sa mga sign na sira na yung clutch component natin. Pero syempre, hindi pa rin hindi ibig sabihin na pag hindi pumapasok sa cambio, yung sa gear, yung cambio natin, ito na kagad. May mga series of tests pa na kailangan gawin bago ka pumunta dito. Dahil pag hinusgihan mo kagad itong clutch disc natin, yun, medyo magastos. Magastos sa labor, magastos sa clutch component. Kasi yun, apat na kagad ang bibilihin mo. Paliwanag ko mamaya yan. Kasunod, itong pressure plate natin. Ito. Friction, itong pressure plate natin, hindi naman talaga to na, nasisira. Pero, ayung ano niya, ito, consider nasira na yan. Ito dyan kasi yung pinagre-resa ng diaphragm, itong release bearing natin, ayun. Dahil malaki yung epekto niyan. Nalaki yung travel distance ng sa clutch fork. Hindi talaga siya totally nakagaya nito na sira. Pero ito po ay consider na mas sira na yan dahil yun. Medyo technical na yung paliwanag dyan. Medyo Ayun lang. Humahaba yung travel ng clutch fork natin dahil yun. Tapos syempre yung spring niya, yung clamping force niya nababawasan na rin. Dahil sa tagal ng paggamit. Ang posisyon niya guys, ito, nakaganito. Oo. Dali ha. Napaliwanag sa inyo. Ito, kaya huwag kayo magtataka. Pag ang nasira sa inyo ay clutch component. Pag sinabi na mekaniko, clutch component. Ang dami naman yan. Bakit papaldan yan? Sira din ba yan? Diba mga ganun yung tanong nyo? Hindi lang yan guys. Ito yung mga ibang mekaniko at standard naman talaga yon. I-recommend din nila sa inyo, hindi lang itong apat na to na component. Meron pang kasamang oil seal at mga mahal din yon. Rear crankshaft oil seal, tapos yung transmission input shaft oil seal. Kasama yon. Bakit nila sinasama yon guys? Sabi mo clutch lang ang sira. Bakit pati oil seal sinama mo, dala-dalawang oil seal. Tapos ang dami nito. Ang paliwanag dyan guys, kagaya na sinabi ko, ito ay nasa loob. Kailangan mong ibaba ang transmission para ma-access mo itong mga parts na to kasama yung oil seal. At pag ibig sabihin, pag binaba mo yung transmission is malaking trabaho. Dahil malaki ang trabaho, malaki ang labor. Kaya, inire-recommend na to sa inyo na sabay-sabay na palitan kasama yung oil seal para isang trabaho lang. Isang trabaho, isang labor lang.
Imagine mo guys, nagpalit ka ng ito lang yung nasira, kagaya nito sira. Ito lang yung papalitan mo. Pero after mong palitan ito, nagkaroon na ng tunog yung transmission mo, yung mayroon ka nang naririnig na kakaibang tunog. Pwedeng ito. Itong bearing, kagaya nito, itong bearing na to, may garas na siya pag inikot mo. Ayan. Ibig sabihin, ano na siya, kailangan ng palitan dahil magpo-produce siya ng mga unusual noise, makina. Hindi na smooth. Pagkatapos mo palitan, imagine, pinaltan mo to. Mayroon na namang pag-apak mo sa clutch mo. Clutch pedal, biglang may tutunog. Pero pag nirelax mo naman yung paa mo, mawawala yung tunog. Ito yung responsible doon. Itong clutch release bearing. Oh, pinababa mo yung transmission mo, biglang nasira to, di ano nangyari, ibababa mo na naman yung transmission mo. Kagaya ng sinabi ko guys, isa lang ang papalitan mo, ito lang ang labor ay parehas din. Parehas din sa nagpalit ka ng clutch component na ito. Dahil nga, ibababa pa rin yung transmission mo. Ang laki ng transmission, hindi kaya ng isang tao. Kaya ang labor mo, parehas din. Kaya iyon ang dahilan. Inire-recommend na lahat to kahit saka sa standard yan. Para sa kapaboran ng customer. Dahil ito, pag pinaltan mo yung isa nito, isa lang o kaya itong dalawa lang pinaltan mo, hindi sabay silang bago. Ito bago, ito, itong dalawa bago, ito luma. Pero di ba yung luma, yung service life niya is, ibig sabihin maiksi na, kumpara dito sa bago. Palagay na lang natin, ito dal isang taon, ito dahil luma, kalahating taon na lang itatagal niya. Di yun, doble-doble ang trabaho. Iyon yung paliwanag din guys. Isang trabaho, ma-minimize yung labor na babayadan mo. At sabay-sabay silang bago. Ibig sabihin, halos pare-parehas yung service life nila. Kasama yung oil seal. Hanggang doon na lang guys. Sana may na-share ako na tips sa inyo. At kung may kulang pa, paki-comment na lang dahil gusto ko rin na matuto sa inyo. Paki-like and subscribe na rin po yung channel natin. Salamat!